Sa ibang balita, tinutugis ang driver ng isang van na bumaril sa isang tricycle driver na kanyang nakagitgitan sa kalsada. Bukod sa tricycle driver, sugatan din sa pamamaril ang isang estudyante. Saksi si Mav Gonzalez. Sobrang gitgitan sa daan na nauwi sa barilan. Yan daw ang nangyari sa pagitan ng driver ng isang tricycle at driver ng kasunod nitong van sa kanto ng Camillas Road at KH Street pasado alas 8 ng umaga. Inabot ng stop valley itong tricycle ng red light, na-block niya itong Versavan. So nagkaroon sila ng pagtatalo. Nang magawang stoplight, kumaliwa sa KH Street ang tricycle at huminto sa kanto na sinundan ng van. Dito na raw pinaputokan ng van driver ang biktima. Allegedly ay pinalo siya muna ng 45, then pinaputokan siya na isang beses. Lapitan ko pa nga siya, sumunod pa nga ako sa kanya eh. Tabo ko sa mga jeep eh. Eh, tulungan niya ako, may tama ako. Kasunod ng pagdapli sa tagiliran ng tricycle driver, tumagos ang bala at tumama sa binti ng 13 taong gulang na estudyanteng papasok sa paaralan. Dinala ang parehong biktima sa East Avenue Medical Center. Nung pagtawid ko, natamaan po sa panang baril. Ano yung narinig ko? Apo. Yung tininakob ko yung pako, tumutulong na yung dugo. Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng sospek. Ayon sa ilang saksi, nasa 5'6 ang taas nito, payat at nakasuot noon ng barong Tagalog. Oras na matukoy, posible siyang kasuhan ng frustrated homicide. Tumawid siya, inaboy pa nga namin eh. Eh, natatakot din kasi ako, baka biglang pumutok ulit, kinasa niya eh. Kinasa niya talaga. Ininenervous din ako, baka pati ako barilin, karga ko yung anak ko eh. Tumakas ang sospek sa direksyon ng EDSA Kamuning. Minamaneho niya raw noon ang puting Mitsubishi L300 van na may plakang UTA657. Agad pinuntahan ng pulisya ang nakarehistrong address ng naturang plaka. Pero ayon sa kamag-anak na humarap sa GMA News, naibenta na raw ang van ng orihinal na may-ari na nasa abroad. Nawawala rin daw ang deed of sale na magpapakita kung kanino naibenta ang van. Gayunman, ayon sa pulisya, ipapakita raw ang larawan ng rehistradong may-ari ng van sa biktima para masigurong hindi siya sospek. Posible rin daw i-trace ang bagong may-ari sa transaction ID mula sa huling registration ng van. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.